Lahat siguro tayo nasubukan o naranasan maglaro ng yoyo. Nakakalibang, 'di ba? Natatandaan ko noon, unang laro ko ng yoyo, pati katawang ko kasabay sa pagbaba at pagtaas ng yoyo. Hanggang sa natuto din ng mga tricks, walk the dog, around the world, at the sleeper. Pero sinasabing ang salitang yoyo ay nagmula sa salitang Ilocano na ang ibig sabihin ay come back o return. Ang yoyo ay isang laruan na binubuo ng isang ihi na konektado sa dalawang mga dis at isang string na ipinaikot sa ihi. Ito ay sinaunang laruan na may katibayan mula pa noong 500 BCE at ito ay tinatawag na Bandalore noong 17th century. Ipinapakita sa isang Greek-based painting mula pa noong 440 BCE ang isang batang lalaki na naglalaro ng isang yoyo. Ang mga tala ng Griego mula sa panahon ay naglalarawan ng mga laruan na gawa sa kahoy, metal o pininturahan na terracotta o pinatigas na luwad sa apoy. Ang mga terracotta disc ay ginamit upang seremonyal na mag-alok ng mga laruan ng kabataan sa ilang mga Diyos kapag may edad na ang isang bata. Noong 1928, si Pedro Flores, isang Pinoy, imigrante sa Estados Unidos, ay nagbukas ng Yoyo Manufacturing Company sa Santa Barbara, California. Ang negosyo ay nagsimula sa isang dosenang handmade na laruan na yoyo. November taong 1929, si Flores ay nagpapatakbo ng dalawang pabrika sa Los Angeles at Hollywood, kung saan siya ay may 600 manggagawa at nakakagawa ng 300,000 mga units kada araw. Ang pangunahing pagkakaiba sa disenyo na pinasikat ni Flores ay mas primitive na yoyo. Ang disenyo na lumang yoyo, ang string o tali nito ay nakabuhol sa ihi o axle. Sa pamamaraang ito, pabalik-balik lamang ang yoyo at ang disenyo ni Flores, isang continuous na piraso ng string o tali na doble ang haba at ipinaikot sa ihi ng yoyo upang makabuo ng isang loop. Ang disenyo ni Flores ay nagbigay daan para sa isang mas malawak na pagkakaiba-iba at sopistikadong paggalaw. Makalipas ang ilang panahon, kinilala ng negosyanteng si Donald F. Duncan ang potensyal ng bagong libangan na ito at binili ang Flores Yoyo Company at lahat ng mga pag-aari nito, kabilang ang pangalan na Flores na inilipat sa bagong kumpanya noong 1932. Ang pangalang Yoyo ay nakarehistro noong 1932 bilang isang trademark ni Sam Dobiner sa Vancouver, Canada. At si Harvey Lowe ang unang nanalo sa World Yoyo Contest sa London, England. Taong 1932 din, nagsimulang gawin ng mga Sweden ang Kalmar Trisan Yoyo. Akala ko kinamatisan na Yoyo. Sinasabing taong 1933, ipinagbawal ang yoyo sa Syria dahil maraming taga doon ang mapamahiin na isinisi ang paggamit ng yoyo, paglalaro ng yoyo sa matinding tagtuyot sa kanilang lugar. Ganun, nasisi pa ang yoyo? Taong 1946, ang Duncan Toys Company ay nagbukas ng isang pabrika ng yoyo sa Lac, Wisconsin. Ang Duncan Yoyo ay ipinasok sa National Toy Hall of Fame sa The Strong Rochester, New York noong 1999. Kung hindi pala nabenta ni Flores ang kanyang yoyo company, siya sana ang nakapasok sa National Toy Hall of Fame. Sayang, Pinoy na sana. Pero noong taong 1965, sa isang trademark case, isang Federal Court of Appeal rule, ang nagpasya pabor sa Royal Tops Company na si Duncan ay wala ng eksklusibong karapatan sa kumpanya bilang resulta ng mga gastos at pananalapi. Pinagbili ng Duncan family ang pangalan ng kumpanya. At noong 1968, sa Plambo Incorporated na gumawa ng mga plastic na modelo ng Duncan mula pa noong 1955. As of 2020, ang Plambo Plastic ay nagpatuloy na patakbuhin ang kumpanya. Sa pagkalat ng katanyagan ng yoyo, noong 1970s at 1980s, mayroong makabagong idea sa teknolohiya ng yoyo sa koneksyon sa pagitan ng string at axle. Taong 1979, napatent ng isang dentista na si Tom Kuhn ang No Jibe 3-in-1 yoyo na lumikha ng unang take-apart na yoyo o pwedeng i-disassemble.
Noong 1984, ang Swedish Bearing Company na SFK ay panandali ang gumawa ng mga novelty yoyo na may mga ball bearing. At noong 1990, ipinakita ni Tom Kuhn ang SB2 yoyo na may aluminum transaxle. Ito ang unang successful ball bearing yoyo. Maraming mga makabagong uri ng ball bearing yoyo sa merkado na lumihis mula sa original na disenyo o materyales na karaniwang pamantayan na stainless steel. Ang mahalagang materyales tulad ng ruby ay ginamit din bilang isang material sa prototype ball bearing yoyo. Ang material na ito ay unang nasubukan sa isang prototype na bearing na ginawa ng Wolf Yoyo Works noong May 2018. Hanggang sa muli, ito po si Trip Searcher. See you sa next video natin and God bless us!